Buangnya blau na sa malibot-libot hindi gapi. Oy toto dang aswang na ano sa awas aw. Depende man sa ano ya aswang. Nakagapos po ang kamay at paa niya. Kamay at paa na matalik. At nanonood lang yung taong bayan, mga taga-kabarangay niya? Opo, Idol. Tinitignan po siya at tinututukan ng flashlight. Dito po si Susan Valencia, tita po ng biktima. Ma'am Susan, magandang hapon po. Magandang hapon po. Pamangkin niyo po yung tinalian. Anong pangalan po ng pamangkin niyo, ma'am? Si Ginilin po. Sino pong naging promotor nung pananali po dun sa inyong pamangkin at pamamahiya? Hindi ko po sila kilala, Idol. Pero saan po nagsimula yon? Paano po nag-umpisa na yung pamangkin niyo po ay tinalian at parang hayop yung pagturing sa kanya? Opo. Tumawag daw ang kanyang kapatid, Idol, para kunin doon sa kapatid niya, sa doon okay. Sa lugar kung saan yung bahay ng kapatid niya sa Patikwi po. Kasi po, inahanap niya daw po si mama. Inakuha niya po doon sa kapatid ko. Nasaan po ngayon si Ma'am Jenelyn? Nandito po. Ayang nakahiga? Oo po, oo po. Bago lang kami, Idol, nakagaling sa pagamutan eh. Nagpaturo kami ng ano, anti-tetanus kag sa iyang ng Alzheimer. Paano po naawat yung ginawang pangharas at pang-torture sa kanya? Sino po yung nagkalas ng lubid? Wala ko bang barangay chairman na naroon at nung mga oras na yun? Wala ko bang mga takot para umawat? Wala po umawat. Yung kapatid ko lang po na babae, nandito po kasama po namin. Siya lang po yung nagtulong sa ate ko sa pagtanggal po ng mga lubid po. Hindi po nakarating kay chairman yung habang sa point tinatap? Wala po. Yung kagawad lang po nandun sa likod ng ate ko, nanood lang. Nandun yung kagawad, isa sa mga kagawad at nasa likod lang ng ate mo at nanonood. Pangalawa. Opo. Okay. So matapos ang insidente, I'm sure nakarating na yung kay chairman. I'm sure nakarating yung sa mga pulis natin. Dahil na live broadcast pa itong pangyari. So walang ginawang aksyon ng mga otoridad, walang taong pinanagot sa insidente, walang nasampahan ng kaso, walang naaresto, etc. Wala po? Wala po. At lahat ng ito nang dahil lamang sa kanilang pagiging ignorante, pinagbibintangang aswang po itong si Ma'am Jenelyn. Opo. Okay. Ang gusto ko lang po malaman, sino po talaga ko identify po ninyo yung mismong tao, mga tao na kumuha kay Ma'am Jenelyn at siya po'y tinali sa kamay at paa? Identify niyo po yon? Hindi po. Kagawad, sino yung kagawad na naroon lamang nanonood habang si Jenelyn ay minamanhandle, tinotorture ng mga kabarangay ninyo? Ikaw ba yun, kagawad, o ibang kagawad yon? Ako, sir. Nanonood ka lang? Hindi ka kararating ko lang noon na okay. Tinawagan na nang pinuntahan ako ng isang tanod. Tapos pagdating ko sa area, na tumawag ako ng police assistance na mapupunta dito. Tapos, nung nasa harap nila ako, sinabi ko sa kanila na huwag saktan yung babae na nakatali, pero hindi naman mahigpit ang tali nila. Sandali lamang po. Excuse me. Sorry. Kagawad. Sorry po, medyo napanting tenga ko. Nakatali pero hindi naman mahigpit. So para bang okay lang as long as hindi mahigpit ang pagkatali, wala kang nakikitang problema doon. Kagawad, sir. Oo. Sir, tali is tali. Regardless kung yun po ay mahigpit o hindi, bawal po yun. Hindi dapat ginawa yun sa isang tao. Hindi ginagawa sa isang tao. Okay? Yung itutuloy na parang hayop. In the first place, sir, nung makita mo nakatali, ikaw na mismo dapat ang kumalas sa tali, hindi ka na nag-antay ng mga otoridad na dumating. Kasi what if humigpit yung tali, na disgrasya, nasaktan, nasugatan, namatay, nasakal yung biktima? You could have done something. Agad-agad on the spot. Hindi yung nakatayo ka lang daw doon sa likod, nanonood, at tumatawag ng mga pulis. No. Dapat ikaw na po mismo ang kumalas, sir, nung lubid. Kaso, sir,
pag ginawa ko yan, ako naman ang babalikan nila. Ay hindi sir, otoridad ka sir, paano ka babalikan? And ang magiging testigo mo sir, yung mga kamag-anak na same, na yung kamag-anak masasabi sa mga pulis, si Kagawad ang kumalas niyan. And you being the authority, sir, nasa karapatan mo at kapangyarihan na kung anumang nangyayaring krimen, anumang nangyayaring insidente na hindi ka nais-nais na para ikaw ay tumulong at umawat. In this case, in fact, meron ka pang ang kapangyarihan, sir, na arestuhin kung meron ka nakita on the spot na may ginagawang krimen o may ginagawang pang-abuso laban sa isang tao. In this case, kitang-kita mo naman po, tinatalian itong si Ma'am Jenelyn. Sana, sir, okay. Right there and then, sir, makinig ka, sinabi mo sana, sino dito ang nagtali kay Jenelyn? Taas ang kamay. Habang kinakalas mo po yung kanyang lubid na nakatali sa kanya. Attorney Sam, ano yung maging kaso dun sa mga nagtali? Idol, no, umpisahan natin dun sa mga barangay officials na nanood lamang. Ang kanilang duties and responsibilities bilang barangay official is to maintain public order in the barangay. So dito po sa insidenteng to, malinaw na hindi nila nagampanan yung kanilang duty to maintain public order at hindi po nila na-ensure na wala pong mapapahamak na tao. So posible po tayo makapag-file ng administrative complaint para po matanggal po sila sa kanilang mga posisyon. At aside po doon, since hindi nila ginawa yung kanilang duty at parang kinunsinti pa nila, doon sa posibleng kaso ng physical injuries, baka madamay pa po sila doon sa criminal case later on, Idol. Yun sa mga kabarangay ni Ma'am Jenelyn na nagtali sa kanya, anong pwede may kaso? Physical injuries, Idol, titingnan po natin kung gaano kalala yung natamong injury ng ating pong biktima. At posible ding tignan po din natin yung slander by deed kasi may pamamahiya po na ginawa. At dahil nga inilive ito, mas tataas pa po yung penalty pag nagkataon dahil nakaka-live pa sa social media. Bibigat ayun po yung kanilang parusa. Kagawad, Ernesto, sabi niyo po, tumawag po kayo ng pulis. Ano pong ginawa ng mga pulis? May dumating ho ba? At kung may dumating, ano pong ginawa ng mga pulis? Pag pumunta ng mga pulis, nauna si Ma'am Susan at saka yung anak niya, kaya pinatanggal na ang tali. Anong sinabi po ng pulis pagkatapos mo matanggal ang tali? Sabi ng pulis, dalhin na lang sa presinto, ipagamot yung may sugat, tapos i-turnover sa pamilya. Dinala ng mga pulis sa ospital yung biktima. O, kasama rin kami. Pero hindi ba nag-imbestiga yung mga pulis kung sino yung may kagagawan doon sa pananali? Yung may-ari ng bahay. Identify niyo ba kagawad kung sino may kagagawan nito? At pangalawa, sino po yung nag-live sa social media yung ginawang pamamahiya habang nakatali itong si Ma'am Jenelyn? Hindi ko na-identify, pero dito yung mga dalawa lang daw ang suspect nila kasi dalawa lang ang may hawak ng cellphone na naka-video. Oh, nandoon ka po kagawad, imposible hindi niyo po alam. Nandoon po kayo, nasa paligid po kayo, nanonood kayo. So, nakikita niyo na po siguro kagawad kung sino yung nagbibideo, di ba? Dapat yung nagbibideo, nilapitan mo na agad, anong pangalan mo? Akin na yung cellphone. Ba't yung ginagawa ito? Napapahiya tayo. Hindi lamang yung barangay natin ang napapahiya rito, kundi maging kami, mga opisyalis ninyo, lumilitaw na walang ginagawa, di sa pangyari, lumilitaw na kami mga ignorante at hindi namin ginagawa ang aming trabaho. So dapat meron kang ganong klaseng statement kagawad doon sa nagbibideo. At sinabi mo rin sa nabibideo, bawal itong ginagawa mo. Oo, sige sir. Pero hindi ko na kasi namalayan dahil naka-focus ako sa tawag ng pulis kasi medyo mahina ang signal. Pero next time, kagawad, alam niyo na pong gagawin. Ano po? Oo, sige sir. Pasensya na sir. Kasi kagawad, pwede kang makasuhan daw nito. Sabi po ni Attorney Tom, meron po talaga kayong kasong admin dito, kagawad. Okay? Yung hindi niyo pagpapanin yung tungkulin. Nakita nyo naman po, meron pong inaabuso, minamagtrato na kabarangay nyo, inintay nyo pa po yung pulis. Paano kagawad kung yun ay siya ay nahirapan na huminga kung siya ay tinalihan sa liig? Halimbawa, manunod ka pa rin? Nakita ko naman sir ang sitwasyon na nang hindi naman masyadong nahirapan yung nakaupo na na babae. Kaya hinintay ko muna yung mga pulis. Akala ko kasi nang babalikan ako ng mga tao kasi may tension pa kasi, sir. Kaya nga kagawad, ikaw ay otoridad. Kagawad ka. Kasama ka sa peace and order dyan sa inyong barangay. Okay? Kung talagang gusto mong ipairal yung pagiging otoridad,
regardless kahit na nagtatulo na yung mga kabarangay mo, pwede mo lang sabihin sa kanila, ako ay si Kagawad, sigurado ako kilala ka, ikaw mismo ang aawat doon sa kaguluhan, doon sa nangyaring komosyon. Pwede ka naman tumawag agad-agad sa mga tao na mas malapit kaysa sa mga pulis. So paano, tanong Kagawad, paano kung yung pulis ay dumating after 1 hour dahil busy? So 1 hour po, Kagawad, manonood ka na nakatali itong si Ma'am Jeneline, at ang rason mo, hindi naman kasi mahigpit, okay na nakatali siya for 1 hour. Hindi, malapit na naman sila mga tanod at saka ang pulis, malapit na daw sila, kaya inantay ko na lang. Ako yung nagsasample lang, Kagawad, paano kung yung pulis ay hindi dumating for whatever reason, nag-delay ang pagdating ng mga pulis? Okay? So, sabi mo kasi, hindi mahigpit ang pagkatali, kaya hinintay mo lang pulis. Paano kung 1 hour bago dumating yung pulis for whatever reason? So, manunod ka lang for the next 1 hour habang merong isang kabarangay mo na napapahiya, pinapahiya at tinatali. Sila siya iawatin ko sa susunod, sir, kung may mga ganong pangyayari. So, hindi niyo ba, Kagawad, pinatawag man lang ang mga tao na naroon, yung mga Marites, lahat ng mga nanonood, wala man lang kayong ginawang hakbang na ipatawag siya sa barangay at mag-usap-usap kayo para naman magkaalaman ang kung ano ba talaga ang nangyari at ba't nangyari yon. Inimbestigahan pa namin ngayon, sir, kung sinong mga lahat na may kagagawa nito. Ibig sabihin, Kagawad, wala kang kakilala doon ni isa? Meron na may nakabidyo nga itong si Junabet, pero hindi ko alam na na-like pala. Okay, Rap Kagawad, yung mga nandoon sa video, mga may nakilala ka doon, hindi mo man lang sila tinawag at kinausap sa barangay para magkasama sa gagawin yung pag-iimbestiga, sir? Nandito kami ngayon, mag-imbestiga na kami, sir. Ma'am Susan? Idol? Identify niyo po yung mga may kagagawa nito? Hindi, Idol. Pagdating po namin, nakatali na po si Ate Jeneline. Tapos yung identify ko lang po, yung nag-video lang po. Ate ni Sam, yes, may kaso ito, nag-video. Yes, Idol. No? Gusto ko lang din pong linawin, Idol. No? Meron po palang mga taga na natamo itong ating biktima, hindi lang po siya ginapos. So, posible po dahil... Opo, kasi madami po sila eh. So, pwede nating sabihin na taking advantage of superior strength yon, o talagang mauuwi ito sa frustrated or attempted murder pag nagkataon kasi magkakaroon na ng intent to kill. Sabi nyo nga po kanina, paano kung hindi dumating yung mga pulis? No? Na hindi ba naawat ng tama or ng mabilis itong pangyayari? Posible pong ikamatay nung biktima. And kung may tetano, yung anuman yung pinang taga sa kanya, kasi po may mga kaso ganun, Idol, eh. Parang tinaga siya ngayon. Hindi siya namatay, napagamot. Pero yun pala, may tetano, namatay afterwards. Alam mo, Attorney Sam, ang malaking sisi ko talaga dito, o sisi dito, ay si Kagawad. Kasi kung ako, halimbawa, si Kagawad, at dumating ako sa ganong klaseng eksena, pupormahan ko agad yun. Sasabihin ko, hoy, sandali lang, magunos daily kayo. Ano ba nangyari dito? Ako na mismo, gigit na ako. I will even shield myself, my body, na para maprotektahan na itong kawawang biktima, tinatali. And then I'm sure people will respect me because they will recognize me as an authority, as the Kagawad of their barangay. May sinasabi, diba, po siya kanina, Idol, na siya naman daw ang babalikan. So, ibig sabihin ba may kinatatakutan si Kagawad na bahala nang mahirapan itong biktima, may taga na at lahat, may kinakatakutan ata si Kagawad? Exactly. Edi, wag na siya maging Kagawad. Wag na. Mag-resign na sa pagiging Kagawad. Yun yung kanina sabi niya, Attorney Sam, na hindi naman kasi maigpit ang pagkatali. So hintayin ko na dumating ang polis. Baka ako pa'y abaliktad or whatever, ano ba'y sinabi niya. Mm-hmm. So sabi ko kanina, paano for whatever reason, kasi kuminsan yung mga polis natin, hindi naman agad gumarating. Kuminsan delay dyan. Yes, mayroong emergency na yung polis natin ay nabaling yung kanilang atensyon sa isang bagay na para sa kanila more pressing. Yes, and isang oras nakatali ito, isang oras sinataga at si Kagawad nanonood lang. Yun nga, Idol, eh. Kaya nga po nakakapagtaka kung bakit paulit-ulit niya pong sinasabi na hindi naman daw po mahigpit ang pagkakatali. Eh may taga nga po itong biktima. Gusto ko nga pong tanungin kung ilan, kung gaano kalalim. Dahil po maaaring mauwi to sa frustrated attempted murder, Idol. Ang dami nila eh na nandoon. Walang laban to. Hindi na lang siguro physical injuries yan. At lahat ng nanonood, yung mga walang ginawa, lahat po yan damay-damay sa kaso na lang. Okay, so lahat, pati yung mga nanonood, pwede madamay? Opo, kasi... dapat pinipigilan nila yung ganong klaseng sitwasyon pero wala silang ginawa. So nagko-consent sila dun sa nangyayari. Kagawad, sir. Hello, sir. Kayo ba'y naniniwala sa akwang? Yung mga tradisyonal kasi, sir, naniniwala. Kaya
tinali nila, baka daw magbago ang anyo. Kaya ganun ang ginawa nila. Tagawad, dapat ikaw ang nagpapasimuno nito at saka si chairman, dapat isa sa mga programa ninyo, o sabi nyo kasi, ano ba yan, paniniwala, pamahiin, whatever ang tawag niya dyan. Kayo po nagpapasimuno ng mga programa dyan na para i-educate nyo ang mga kabarangay ninyo, imulat ang kanilang mga mata that there's no such thing as a swang na hindi totoo yan. Chairman Eric, magandang hapon. Hello, Idol Lap. Idol Lap, magandang hapon. Pasensya na, Chairman. Pati kaya ma-lecture lang kung mawalang galang na. Idol, idadagdag ko lang. Nagkaka-experyensya po ng depression itong ating biktima dahil namatayan po ng asawa. Chairman, sinabi po ni Kagawad na dyan sa inyong barangay, karamihan sa yung mga tao dyan, naniniwala pa rin sa aswang. Okay. Ikaw ba, Chairman, naniniwala sa aswang? Sa ngayon, Idol, hindi pa man ko nakakita ng aswang. No, Idol. So, ganitong gagawin mo, Chairman. Baliin mo po yung baluktot na paniniwala ng iyong mga kabarangay. Kayo po ay gumawa ng programa sa inyong barangay dyan, kasama yung mga social workers, psychologists, mga doktor, kung sino-sino pa mga otoridad dyan na para sabihin na there's no such thing as a swang. I-educate niyo po inyong mga kabarangay. Opo, Idol. Di ba? Wala ba kayong ganong klaseng programa, Chairman? Sa ngayon, Idol, wala pa, Idol. Pero gagawin ko yan ng programa para ma-educate ang aking mga kabarangay. Very good. Thank you, Chairman. Kasi ito, Chairman, yung nangyari kay Jenaline, wake-up call na sa inyan. Paano, Chairman, kung naging mas malala pa? Buti nga ito si Jenaline na agapan. E paano kung hindi na agapan? Paano kung napatay, nasakal, nasaksak, nanggigil itong mga kababayan mo, kabarangay mo, napukpok ng batoy sa ulo? Di ba? Alam mo na pala, Chairman, matagal na marami dyan sa mga kababayan mo, kalugar mo, naniniwala sa aswang. Baliin niyo po yung paniniwala na yun. Gumawa kayo ng mga programa na para ma-educate po yung kababayan niyo. Okay, Idol. Yung pong mga sangkot po sa ginawang pang pamamahiya at pananakit kay Jenaline, identify niyo po, Chairman? Hindi pa, Idol, kaya po pumunta kami dito para mag-imbestigar kung sino ang sangkot sa paggawa sa kay Jenaline. O sige po, mag-imbestiga po kay Chairman, makipagtulungan kayo sa mga otoridad. Kami po itatawag ng spirit para masiguro na makakuha ng ustisya itong si Jenaline. Okay, Idol. Ma'am Susan? Idol. Kung ano po yung pwede namin maitulong, ay papagamot po namin si Jenaline at lahat ng pwedeng maibigay namin tulong para ma-assist po siya, especially po dito sa trauma na kanyang sinapit. And I understand, siya raw po yung depressed dahil yumaulan po yung kanyang husband? Opo. Okay, tutulong din po kami sa aspeto na. Ma'am Helen? Sir, afternoon. Ma'am Helen, kailangan po ng tulong ninyo, kayo po, at kung meron pa kayo maimbita pa ng mga authority na para ma-educate po yung mga taga-barangay, kabarangay po, nitong ni Ma'am Jenaline para sabihin sa kanila na huwag maniwala sa aswang. Pwede ho ba? Opo. Pwede pa kayo gumawa ng ganong klaseng mga programa kasi ma'am, ito kay Ma'am Jenaline matinding sinapit. Ayokong mangyari sa pangalawang beses, sa ibang tao mangyari naman to at mas matindi pa yung sasapitin. Nag-guess niyo po, ma'am? Opo, sir. Maasahan ko ba, ma'am? Agad-agad, siguro po at the most by tomorrow, maumpisa niyo na po yung programa niyo yan? Opo, sir. Kami po ay kukontak ulit sa inyo by Monday and hopefully kayo po ay makakapagbigay na sa amin ng update kung nag-umpisa na po yung programa na para bigyan ng edukasyon ang mga kabarangay ni Ma'am Jenaline tungkol sa huwag maniwala sa atuwang. Opo, sir. Salamat po, Ma'am Helen. Yes, Idol. I-monitor natin by Monday kung talaga nasunod yan. Okay, alamin natin anong klase mga programa meron yung ating mga taga MSWD, maging yung City Hall, maging yung munisipyo, maging yung barangay. Ma-involve dapat lahat to, maging yung PNP, involved to. Kailangan dito yung edukasyon. And only then, kasi kung hindi natin sila educate, huliin natin ang huliin palagi yung mga caught in the act na gumagawa ng ganitong karanasan sa pinaniniwalaan nilang aswang. Dadami pa rin, maulit pa rin. Pero we have to prevent this by educating people because very obvious to me that these people are ignorant. Okay, and kung minsan, di natin sila masisisi dahil wala nga nag-educate sa kanila, wala sabi sa kanila na mali yan, na huwag magpapaniwala sa mga aswang. Okay po, Idol. Dito papasok ating mga otoridad para
magbigay ng itamang edukasyon. Yes, Sir Idol, good afternoon. Imbestigan niyo po, Sir Ryan, ito nangyaring kalunos-lunos kay Ma'am Jeneline. Alam niyo na po ito, yung tinalian at pinahiyat, pinagbintang aswang at tinagataga pa po. Yes, sir. Naano na namin, sir, na puntahan na rin namin yung family saka yung ano na investigahan na lang kami. Mayroon na kaming mga initial na mga investigation. So hinintay na lang namin yung family na mag-formal na pumunta sa amin para mapaila natin yung appropriate charges yung mga gumawa sa kanya. Okay. Since kayo po bilang member ng PNP, kasama po kayo sa tinatawag na crime prevention, siguro po makipag-hook up kayo sa MSWD, sa barangay, sa mayor's office para i-educate po. Ulitin ko, for the end time, kasama ko yung pag-educate sa mga taga-kabarangay ni Ma'am Jeneline. At hindi lang po kabarangay, siguro sa buong Negros na po dyan, kung pwede, na huwag magpapaniwala sa mga aswang dahil hindi po totoo yun. Pwede ho ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gagawin namin, sir, information drive regarding dyan sa ano natin, sir, sa aswang-aswang. At sabihin mo sa kanila, Chairman, Captain, na kapag kayo po ay nagpapaniwala sa aswang at nagpadala kayo sa inyong damdamin, sa inyong paniniwala, pwede kayo makulong. At ito, ilang taon kayo makulong, ganito, ganun, tulad ng pa-explain ni Attorney Sam. Diba? Yes, sir, pwede kayo makulong ng physical injury, prostrated murder, etc. Para malaman din ng taong bayan na, oy, may katapat palang parusa yan. At in-educate nyo na, hindi totoo yun, matitigil na po yun. Prevention po, education first. That would prevent further na pangaharas sa mga biktima. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. We will do that, sir. Asahan ko po yan, ha, Captain. Salamat po, Captain Ryan. Salamat din, sir. Salamat, sir. Aki. Yes po, Idol. Tingnan mo kung anong pwede natin may tulong agad-agad kay Ma'am Jeneline at sa kanyang mga kamag-anak. Copy po. Noted po. Lahat na klaseng assistance, especially doon sa ano, yung trauma na naramdaman niya ngayon at meron daw itong dinaraanan dahil namatay ang kanyang mister. Gamot, therapy, lahat. Bigay agad natin, okay? Opo, Idol. Noted po. Sige, thank you. Attorney Sam. Yes, Idol. So, may pinagdaraanan itong biktima si Ma'am Jeneline. Di ba lalong lalala ang maging kaso? Bibigat ba dapat ang maging kaso nito mga gumawa sa kanya nito ng karahasan? Posible pong po pwedeng maging dahilan yun para bumigat dahil nga po wala siyang kakayahang lumaban. Yung strength po na tinatawag, may abusive strength po talaga na nangyari dito. At ang nakakalungkot lang kasi, Idol, is kaya po ata siya napunta doon is dahil nga doon sa depression niya. Nag-CR lang daw po ata ito, Idol, tapos nawala na sa bahay nila, tapos naglalakad siguro po sa labas. Tapos pinag-isipan na po ng masama. Atty. Sam, paki-explain sa mga nanonood ngayon itong tinatawag na citizen's arrest. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang concerned citizen, meron ka nakitang actual, nakita ng dalawang mata mo, ongoing, nangyayaring krimen, kung kaya mong arestuhin, igil at arestuhin yung taong gumagawa ng krimen. Di ba, nasa batas natin, may karapatan ka, may kapangyarihan kang gawin yun, at dalhin sa pulis. Tama ba? Yes, Idol. No. Tama lang naman po na gawin po sana yon ng ating mga concerned citizens. Meron pong basis doon sa batas po, yung citizen's arrest po, Idol. And then meron din kasing tinatawag na abandonment of persons in danger under the revised penal code na kapag nakita mo na nasa bingit na ng kamatayan or yung injury niya is malala na kailangan talagang tulungan mo yung tao. At kung di mo siya tinulungan, ay may karampatang parusa po yun under the revised penal code. Ma'am Jeneline. Hello po, Idol. Magandang hapon po. Magandang hapon. Tasaktan po ako. Tapos pa ako nalulungkot doon po sa ginawa nila sa iyo. Opo. Lahat po ng klaseng tulong bibigay po namin sa inyo. Salamat. Una, para makakuha kayo ng justisya at pangalawa, para magamot din po kayo kung anong karamdaman po meron kayo ngayon. Salamat po. Pwede niyo ba makwento, ma'am, yung pangyari nung sabit kay Kero po, ipupunta lang man sa CR at paglabas niya po, kipuin agad kayo? Wala ko sa akong isip. Nagalakat lang ko nga daw, wala ko animo. Tapos nakalabot ko to sila. Tungod sa kakulba ko nga damo man sila. Kag may mga ido, nagsaka ko sa kawag sa top nila. Tapos lusot ang isa ko katel sila nga ano. Nga bubong. Ambal nila na o oh, kawatan. May kawatan. Tapos ambal nila o oh, may aswang. Tungod sa kakulba naman ako nga kay damo sila galibot.
Tapos flight, tayo naman ako nagagisa may ilakilid sa may kahoy. Dito ko nagagi, kag naglumpat, kagamoto da yun. Okay, ako na mag-translate kung tama pagkakaintindi ko. Marami raw tao at pagkatapos, tumawag tao yung mga aso. So ngayon, umakit daw siya sa puno at meron siyang dinaanan sa may tabi hanggang sa siya ay naakit sa puno. Tama ba ako? Tama ba yun sa translation? Opo. Kasi ano, gin... Kasi pinagbintangan siyang magnanakaw. Oo. Hilabo ko kaduwa sa likod kag sa kamot. Kag antes ginigot nila. Oh, yun o. Oh. Yung sa may kamay niya. Ma'am Jeneline, tutulungan po namin kayo, ma'am. Magpadala tayo ng pera today na mismo para by Saturday makarating doon para sa pagpapaterapy ni ma'am o kung anumang klaseng dapat gawin na mga bagay para siya ay magamot. Doon sa hustisya, given na yun. Gagawin talaga natin yun. Pero sa akin, yung financial assistance at iba pang klaseng assistance doon sa kanyang pagpapagamot at doon sa kanyang karamdaman. Sige po, Idol. Papadalhan po natin sila para makuha po nila agad. Sige, okay.